Sabi sa Bible, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. In his heart, a man plans his course but the Lord determines his steps. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Today, we are faced with so many challenges sa canteen at nangunguna dito yung concern na mataas daw kami mag-price. Bilang isang negosyante, hindi talaga mawawala dyan ang problem solving. Kaya from 140 pesos, ibinaba namin ang selling price to 60 up to 80 pesos. Binago namin yung lineup of menu, pinalitan din namin yung quality of rice, at niliitan namin ng konti yung serving. Kumbaga, mas mahigpit ang budget ngayon, kaya pati yung mga time-in ng staff namin ay controlled na rin. Napakalayo ng nangyayari ngayon sa canteen versus dun sa napag-usapan at napagplanuhan. Kaya hindi maiwasan na sometimes I'm having doubts about the situation that we are in. That's why it is very important that every step of the way, kasama mo si Lord sa decision making. Because there are a lot of things that can go out of control or not as planned. Kasabay ng canteen, meron din tayong 100 packs na cater dito lang sa may Alabang. Everything went according to plan until towards the end of the service ay yung isang waiter na in-outsource namin ay nag-inom. Bumaligtad yung sikmura ko sa kahihiyan at syempre sa sobrang takot ko sa kliyente. I prayed really hard na mapatawad kami ng client and to pray for further protection at hindi na mangyari ulit ito. Towards the end of the day kasi meron din kaming party tray orders, marami ito. And as usual, everything was planned again, praying, hoping, and expecting that it will go as planned. Nagulat kami na after ng lahat ng nangyari sa araw na ito, sa canteen, sa event, sa party tray, nakakuha pa rin kami ng napakagandang feedback. Sabi ko sa sarili ko, parang ang hirap ano, pero this is nothing compared to what other big companies went through or has gone through. Kaya sabi ko, kaya grabe yung wisdom nila. And siguro, kaya ganito na rin ang dinadanas namin ay para nga magkaroon pa kami ng additional wisdom to grow the business. Ang ending ko is, imbis na nagreklamo ako sa sitwasyon, imbis na nalungkot ako, pero nagpa-thank you pa ako kay Lord na you're giving us this kind of trouble that we're going through and solving as a team. Kasi it's making us stronger, it's helping us learn more. And yun nga, wisdom, kailangan maging mas wise ang team Spandies. And na-realize ko na yun pala yung gusto ni Lord na ituro sa amin for today. Yun lang, bye-bye!